everyone, welcome to my vlog. So this is my first vlog and I would like to share to you the tips and advices sa mga gustong kumuha ng engineering programs. So, what is engineering? So engineering is the field and discipline that open up opportunities and create technologies and products to help make our life easier. So this can include the development of roads, bridges, cars, planes, machines, tools, processes, and computers. So tip number one, practice, practice, practice. Guys, aware naman kayo ng engineering programs ay may maraming math subjects, di ba? So, practice, practice, practice. So guys, sa engineering kasi, we need to practice and know the basic principles, the basic formulas, and then practice. Kasi the more problems we solve, the more we understand the concept. So yun yung guys, yun yung key kung paano tayo makakakuha ng mataas na scores, or kung gusto natin na mas gumanda yung mga scores natin, we need to practice and practice and practice. So tip number two, figure out when you are the most productive. Guys, di ba? Sa engineering, nakakatamad mag-aral. Like, sobrang nakakatamad. May projects dito, quizzes doon, sobrang rami. So, figure out when you are the most productive. Dapat talagang malaman natin kung kailan talaga tayo dapat mag-aral, kailan talaga dapat tayo gagawa. What if magbibigay ng deadline yung instructors mo ngayon, tapos yung isang instructor mo naman magbibigay ng deadline ngayon. So, kailangan talaga natin gawin kung ano ang mga pinapagawa ng ating mga instructors para pag dumating na yung araw na isasubmit na ito, meron tayong masasubmit at hindi tayo malilate sa deadline. Guys, it's a matter of time management. Tip number three, there will always be better. So guys, sa engineering kasi, there are shortcuts and meron ding long solutions. Yung ibang instructors, binibigyan kayo ng long solutions kasi they wanted you to ka ng ano, para malaman mo yung buong concept. Dapat talaga malaman mo yung concept, kaya binibigyan ka ng long solutions para malaman mo step by step ano na nangyari sa problem. After analyzing the problem, yun talaga, yung step by step, yun yung binibigay usually ng instructors. However, in board exams, mas maganda daw kung mas marunong ka sa mga shortcuts, especially kung may time limit, diba? In board exams raw, medyo may nakaka-tense na, medyo dapat ka nang mabilis mag-answer kasi may time limit. And aside from that, dapat mo talagang maapos yung mga number of items. So, mas maigi na yung shortcuts na lang siguro yung gamitin mo. And hindi ko naman sinasabi na bawal sa board exams yung long solutions. Pero, mas maigi yung gamitin yung shortcuts kasi mas napapadali yung pag-solve mo. Diba? Tip number four, you can't be lazy in engineering if you want to survive. Guys, sa engineering kasi, we need to practice, practice and practice. So, bawal ang tatamad-tamad sa engineering. At kung may mga problems tayong hindi naiintindihan, we can ask our seniors naman or even our instructors. Pwede yon. So, huwag talaga tayong mahiya magtanong. Number five, always pray to God. Guys, prayers talaga. Strong faith. Kaya natin to. Malalagpasan natin itong engineering. Magiging engineer tayo soon. So guys, pray, pray, pray. Because that's the most powerful tip talaga. So that's it. So yun po ang limang tips and advices na sa mga gustong kumuha ng engineering programs. So thank you for watching!